Ay, ito. Bibili ako ng bagong peg para dun sa extra tarp namin. Kasi yung peg na included dun sa tarp, maliit siya. Katapos ng unang gamit namin, nabend na siya agad. Maganda to kasi mahaba siya. Tingnan niyo. Maraming mga gamit dito sa Walmart for camping. Actually, halos kompleto na lahat eh. Tapos, mura dito kumpara sa mga camping stores talaga. Kaya sa mga gusto mag-camping dyan, nandito sa US, na gusto yung budget camping lang, I suggest dito kayo sa Walmart bumili. Tapos na kami sa Walmart. Next stop namin is Starbucks kasi requirement yun pag nagta-travel kami. Ito na yung Starbucks. 2 hours pa yung biyahe namin, so bumili na lang kami nung lunch namin sa Walmart. Chicken sandwich lang. Kain lang kami real quick, tapos biyahe na. Dito na kami sa campsite namin. Bumalik muna kami dito sa loob ng sasakyan kasi umulan ng malakas bigla. Na-set up na namin yung tent. Ito namang extra tarp ang susunod. Yan, lapit oh. Sandun pa. Sandun din. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na may 6 deers dito. Nag-visit sa atin. Mukhang napasarap yung tulog ng asawa ko. Tingnan nyo. Sarap ng tulog ni madam. Medyo makulimlim talaga yung langit. Ha? Magluluto na ako habang maliwanag pa. This will take 10 to 15 minutes para maging ready. So habang naghihintay ako dito, i-ready ko na yung lulutuin ko. Sorry, mausok. Hindi ko pala nabanggit. Yung lulutuin ko pala ngayon is ito. Lobster tails. Actually, 2 weeks ago pa namin ito nabili. Kaso, di namin maluto-luto kasi tumitsyempo kami na kapag kakainin namin ito, dapat day off kami kinabukasan. Kasi sumasakit yung paa namin kapag kumakain kami ng seafood. Yung recipe na to, nagaya ko, nakita ko lang to sa TikTok. So, gagayahin ko lang. Ang unang-unang gagawin, gugupitin mo lang yung shell niya sa ibabaw. Okay. Yun. Pag nagupit mo na, ihiwain mo siya. Para bumuka talaga. Dapat ganito siya. Pagka iihawin na. Grabe yung laman, oh.
medyo delikado lang siya kasi may mga tinik-tinik dito sa gilid, oh. So, dapat mag-ingat. Dapat mag-ingat. Dapat mag-ingat. Ingat po mga kabady. Kain po mga kabady. Kain po mga kajobs. Pwede naman mag-bisaya na lang. Mag-bisaya na lang. Hirap mag-tralog. Kasi napaghahalata ang bisaya ka talaga pag magtatralog ka na. So, yun nga. So, tumitsempo kami na kainin to. Na day off kami the next, the following day. Kasi sumasakit yung paa namin pag kumakain kami ng seafood dito. Pero dito lang namin na-experience sa US. Di rin namin alam kung bakit. Pero kung tuna, okay lang. Di sumasakit yung paa namin. Pero pagka shrimp, crabs, tapos ito, lobster, sumasakit. Sa lobster pala, di pa namin alam kung sasakit yung paa namin kasi first time namin kakain ng lobster dito sa US. So, tingnan natin bukas kung anong mangyayari. Titimplahan ko na. So, dumating na yung neighbor namin na magka-camp. Yun yung sasakyan nila. Oo, nakikita nyo. Jeep na kulay green. Kakulay ng tent namin. Salt, pepper, tapos Cajun powder. Nung una, akala ko kukulangin to sa amin. Pero parang di namin to maubos, ah. Cajun powder. Spread ko lang para even yung pagkakasison niya. May butter din pala ako, tapos parsley. Ito yung ihalo ko sa minced garlic. Lulutuin ko yung butter, parsley, tsaka minced garlic kasabay nung lobster. Tapos pag natunaw na yung butter, ipapahid ko na siya sa grilled lobster. Ito na. Luto na tayo ng lobster. Yan. Isa muna yung nilagay ko habang niluluto ko yung butter. Mabilis lang naman luto yung butter. Tapos pag naluto na, yun, lalagay ko na yung iba. Tikman nga natin kung anong lasa. Lasang bat. Tatabi ko muna to saglit para maluto yung iba. Yun na. Muntik pang matapang. Yes! Aeroplano yung naririnig niyo. May malapit kasi na airport dito sa State Park, eh. Galing, diba? Di kasha apat, tatlo lang. Malapit na ito maluto. Papahiram ko na nung garlic butter. Musok-usok na. Parang barbecue ito, ah. Kunin ko muna ito. Isa baka masunog. Medyo nasunog yung ilalim. Ito na yung lobster tail. Meron din pala kami ditong kinilaw. Tapos may grilled tuna din dito. Sobra sa kinilaw. Tikman na natin yung lobster tail.
Sarap. Ito na, kanin. Natikman ko na ito kanina bago ko nilagyan ng butter. Masarap na siya. Pero mas sumarap siya lalo nung may butter na. Ang sarap. Siyempre, di mawawala yung kanin. Pilipino tayo eh. Tikman ko naman yung kinilaw. Tuna. Menta ni Toyo. Agang suka. Seafood fiesta guys. Lobster, kinilaw, tapos grilled tuna. Masarap lahat. Pero mas masarap yung lobster kasi minsan lang kami bumili nito eh. Mahal kasi. Sarap. Sapa. Kanin. Pag-alas. Di na kinaya ng powers namin guys. May natira pang kalahati. Tapos maliit na girl tuna. Pero yung kinila oh, halos ubos na rin. Ito na yung mga shells oh. Grabe sobrang busog. Sulit na sulit yung $60 na lobster. Tapos na kaming maghugas ng mga plato. Napunta kami dun sa swimming area ng lake. Para bukas, pag gusto naming maligo, alam namin kung saan kami pupunta. Ito yung fishing area ng lake. Bawal maligo dito, pang fishing lang talaga. Pero yung swimming area nila doon sa kabila. Check natin. May mga ano dyan, mga kahoy. May buhaya kaya dyan. Nasa tingin nyo? Hindi kasi malinaw yung tubig eh. So ito na yung beach area nila. Mas maganda dito kumpara doon sa kabila. Mas malinis din. Tingnan nyo yung tubig ko, mas malinaw dito. So nakabalik na kami dito sa camp spot namin. Pupunta na ako sa toilet, maliligo na ako. Basta ako maligo. Ewan ko lang kung napansin nyo, pero mas maliwanag na dito sa loob ng tent namin. Mas maganda na yung lighting dito sa loob ng tent namin. Kasi nakabili ako nitong tent bulb sa Walmart. Maganda siya kasi even yung distribution ng light sa loob ng tent. Tapos may maganda siyang feature, tingnan niyo. Nasa ibabaw niya, ito yung bulb niya, tapos sa ibabaw niya may parang ewan ko anong tawag diyan.
Pero alam ko para sa insects yan eh. Mamaya pag pinatay ko na tong bulb na to, yung light yan sa ibabaw, mag-a-attract yan ng mga insect na nakapasok dito sa tent namin. Habang tumatagal talaga na nagka-camping kami, ang dami-dami kong natututunan ng mga bagong hacks or mga bagong items na pwede kong mabili para mas mag-improve yung camping experience namin. So, good stuff. Morning. Medyo na-late ako ng gising. Napalang sa plak ng compression stacking para hindi sumakit yung paa ko. So far okay naman, hindi sumasakit. Ewan ko lang sa asawa ko. Ang lulutin ko for breakfast is scrambled egg na may kamatis, tapos meatloaf or beef loaf yung tawag sa amin din eh. Hindi pa din namin napalitan tong non-stick pan na to. Dapat itatapon na namin to months ago. So, hindi pa rin ako nakahanap ng titanium pan na gusto ko eh. So, ayan. Ito na lang muna. Okay naman yung feeling ko sa paa ko. Medyo may konting kurot lang. Pero overall, okay naman. Oh, it's alright. We slept early last night, so we didn't notice. No, no, it's fine. I was like, oh, shit. That's alright. Maligo sa lake. Mag-shower na kami tapos uuwi na. Kasi mag-alas 12 na dito. Mag-grocery pa kami tapos magpapawashing pa ako ng sasakyan kasi sobrang dumi. Thank you so much for watching. If you haven't already, consider subscribing. And don't forget, be happy and keep on camping.